So guys, welcome back to my YouTube channel. At panibagong video na naman to, mga ka-vlog. At may papakita nga lang pala ako sa inyo na ginagamit natin tools na pangkalas ng injection pump. To guys, yan. Sariling mga provide lang to, mga ka-vlog. At lalong lalo na yung hindi pa nakakaalam ng kung paano magkalas ng mga auto timer at kung anong ginagamit na tools. Yung iba kasing auto timer, kung paano pagkalas nila, pinupokpok nila, eh baka kasi masira ang ano, yung likod, baka mag-crack pag nasubran sa pokpok. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit naming tools na mga pangkalas ng auto timer. Yan. Hino, saka Hyundai, saka D6AC na electronic. Yan. Ito muna ipapakita ko sa inyo kung ano mga ginagamit namin dyan, puller. Yan. Unahin natin yung sa hino muna tayo. Ito guys, ang ginagamit namin sa hino. Ito yung ginagamit namin na puller sa hino. Pangtanggal ng auto timer nya, mga ka-vlog. Yan. Yan. Ito yung ginagamit namin puller. Kasing iba, mga ka-vlog, pinupukpok nila para matanggal yung auto timer. Kami hindi na namin siya pupukpukin. Mayroon kaming sariling puller at sariling gawa lang to, mga ka-vlog. Yan, dito mo siya ikakabit muna. Yan, pag kinabit mo yan dyan, yan. Ay, nalaglag. Yan, kakabit muna natin siya dito para mahugot natin yung auto timer na nakakabit. Pag nakakabit pa to dun sa kanyang injection pump, ito yung panghugot natin, mga ka-vlog. Yan. Yan. Ipapasok mo lang yan, mahuhugot na yung, mga ka-vlog. Hindi na natin kailangan pukpukin. Tapos isusunod naman natin yung, mga ka-vlog, ay sa Hyundai. Ito naman yung sa Hyundai, mga ka-vlog. Na ito yung kanyang yung isa pang kasamahan na hindi ko na lang muna ilalagay. Yan. Ito naman yung pang-puller natin sa Hyundai, mga ka-vlog. Yan, dito naman para matanggal natin yung auto timer niya. Pag nakakabit pa to sa ano, sa tawag dito, sa injection pump. Ito yung mga pangtanggal natin. Tapos ito naman yung pangtanggal natin dito sa yung sa electronic na D6AC. Ito naman yung gagamitin natin puller, mga ka-vlog, ito. Ito yung gagamitin natin na puller. Yan. Nandito pa rin yung kasamahan niya, ni isa lang ang sukat niyan dito. Parang ito ililipat natin doon. Itong mahaba nito ililipat natin dito. Ayun. Hindi ko na lang sa inyo ipapakita, mga ka-vlog. Ayun. Ngayon, 'yan yung pangtanggal natin. Ngayon, papakita natin kung pang saan ito na pang saan to nakakabit na injection pump. Dito siya, mga ka-vlog. Ayun, dito siya, mga ka-vlog, nakakabit ito. Yan, para matanggal itong kanyang auto timer na to, yun ang gagamitin natin na puller. Hindi na natin kailangan pukpukin. Kasi ayan, ito yung panghugot siya ng auto timer na to. Ayan. Electronic D6AB. Ay, D6AC pala. Ayan. Ayan, tapos na nga tayo sa auto timer, mga ka-vlog. Diba, tapos na tayo. Napakita ko ng mga tools. Dito naman tayo sa ano. Dito, kung paano naman, ano naman yung pangtanggal dito na tools. Sa hino din to, sa hino, sa likod. Yan. Ito naman yung ginagamit natin na tools na sariling provide lang. Pinagawa ko lang to. Yan. Yan. Ito yung tools na ginagamit ko dyan kasi ito yung kanyang bolt. Yan, ito yung kanyang nut, yung pinakang tornilyo niya. Tingnan mo yung design. Yan. Kaya pag ipinasok mo to dito, wala kasi tayong taga video eh. Ito, pag pinasok mo to dito, akmang akma, ayan o. Yan, yan yung pangkalas natin dito.
Kasi pang dito yan. Tornilyo yan ito. Yan. Sa ano yan mga kablog? Hino GO8. Tapos, ito naman. Yung pangkalas naman natin sa... Para dito naman mga kablog. Yung pangkalas naman natin dito sa Hyundai naman to. Sa Hyundai. Ito naman yan mga kablog. Mayroon din tayong puller nyan. Mayroon to maliit. Ngayon, isasalpak din natin yan dyan. Para mahugot natin. Hindi na natin kailangan yung... Kung anong gagawin natin. Pukpukin natin para ma... Tanggal, depende pang masira yun. Yan, ito. Yan, yan yung gagamitin natin mga puller mga kablog. Tapos yung iba, hindi ko napapakita sa inyo. At ito yung mga iba namin ginagamit ng mga tools. Yan, meron din kami ganyan tools. Na ito yung tatak. Yan. Special tools yan. Tapos ito mga kablog. Ito naman, sariling provide din. Pangtanggal naman ito ng... Dito, pang dito naman ito mga kablog, para sa hino din to sa hino. Yan, pang dito naman siya mga kablog. Yan, pang tanggal niya sa dito. Yan, pang dito yan mga kablog. Isasalpak mo yan dito. Para mahugot natin tong spring na yan. Para mapasama to mahugot lahat. Pang dyan siya mga kablog. At meron din siyang kasamahan pa. At ito siya mga kablog. May mga kasamahan yan, pang diyan yan. Ilalagay mo lang dito yan. Kasi pang tulak natin. Yan. Tapos mayroon ding handil yan mga kablog. Ikakabit mo siya dito. May mga handil yan. Oh. Yan. Tapos ito yung gagamitin pa natin sa hino. Meron pa tayo para meron tayong patungan. Ito. Yan. Parang ito siya mga kablog. Iaano natin ito sa likod ng hino. Itutornilyo. Tapos gagamitan natin ng handil para... itulak siya pa parang nakaganyan mga kablago. Itutulak natin siya pa diin. Tap na nakakabit ito. Nakakabit para pag itinulak mo nababa. Ito 'yon. Saka pipihitin. Kasi ang pagkalas niya, 'di ba, nakaganyan 'yan sa Hyundai ay sa Hino. Pag itinuon ko na 'yan, sabay didiin na nakatuon na 'yung spring, maluwag na. May pihitan naman yun eh. Pipihitin yung ganyan. Para mag kumalas to dun sa ano. Yan. Yun ang propose nyo mga kablog. At inex naman natin itong ito naman mga kablog kung saan naman to ginagamit. Yan. Yan. Ito naman mga kablog. Sariling ano din naman yan. Provide. Ito. Sariling provide din. Yan. Para naman siya dito sa tapit roller ba to? Ganto? Tapit roller. Yan, para naman siya dito mga kablog. Kasi pag din ito yung gagamitin natin eh, pandiin. Pareho lang to mga kablog. Pag ginamit natin to dito pandiin, yung spring bababa. Tapos ngayon, itutusok natin siya dito. Yan. Sample natin, ipapakita ko sa inyo mga kablog. Wait lang. Yan, dito, halimbawa ito, dito tayo gagawa ng sample muna. Dito. Yan, ito ngayon, itong pang-anim niyan, anim na aling ring na yan, 5 ang sukat. Ngayon, pag natanggal natin yan, at nagamit natin yung puller na pang-diin na yon, dito natin siya ilulubog. Pang dito yun mga kablog. Yan, para yung kanyang top roller mag-stay doon. Pag nilubog mo, babarahan mo nito para mahugot natin yung crumb shock niyan dyan. Ito yung pinaka-propose dyan mga kablog. Yan. Tapos na nga tayo dito mga kablog, no. Tapos ngayon naman, ang papakita ko naman sa inyo kung paano ano yung mga pang anong ginagamit dito pangkalas, pambukas para i-overhaul din natin. Yan. Ang ginagamit ko pangkalas diyan dito mga kablog. Yan, hindi ko na lang sa inyo ipapakita. Ito lang yung paano pagkalas niya. Yan. Yan. Kaya yan may dalawang ganyan mga kablog. Ano yung propose niyan para dito yan sa puwit niya. Yan, para siya dito. Yan, nakikita mo yan. Yan, dalawa. Tapos yung ito namang anong ito, pasok yan dito sa butas. Ngayon, hihigpitan mo siya. Yan yung pinakang ano niya. Ngayon, pukpukin mo na. Tapos ikaw na bahala dito maglagay nung ano, meron din kami pangkalas dyan eh.
Ito mga ka-vlog, lalagyan mo siya ng nut tornilyo dito, tapos ito yung gagawin. Ngayon, ito yung ipapasok mo dyan mga ka-vlog. Yan. Para nakaganyan yan mga ka-vlog. Nakaganyan. Yan, para nakaganyan yan. Pero may nasa loob to, nasa baba. Yan. Yan, sa, tapos na tayo sa Hyundai. Dito naman tayo sa Hino mga ka-vlog. Ito naman yung ginagamit namin pang bukas sa Hino. Para mabuksan natin ito. Ito naman mga ka-vlog. Yan, sariling provide din yan. Yan, kaya ganyan yung design yan. Kaya may ganito. Para dito yan, sa puwit naman. Ito kasi, nabuksan ko na kasi ito eh. Yan, para dito yan. Yan, kaya yung ganyan ang design. Ngayon, pag naipato mo na dito yan, ito naman yung panghigpit. Ibabaw. Yan. Tapos mga ka-vlog, last na tayo. Ito naman, turbo. At kung halimbawa yung turbo nyo pwede pa naman solusyonan, pwede pang i-align. Halimbawa, konti lang naman ang diferensya. Pang-align namin na ito mga ka-vlog. Yan, ito. Sariling provide lang yan mga ka-vlog. Yan, sariling provide lang yan. At sa may mga katanungan dyan, mag-comment na lang kayo. Comment that below dyan sa baba. At maraming maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe nga pala sa YouTube channel ko, Narcy Vlog. Maraming maraming salamat. Thank you.